may nag-comment po sa ating Facebook post, ayan, yung saksihan ng pag-alis ni Oxford, yung vlog tungkol sa paghatid natin kay Oxford sa kanyang permanent family. So, habang yung iba po ay natutuwa, ayan, kita niyo naman yung mga comment na finally si Oxford ay may permanent family na. May isa naman dito na nagkakanda comment-comment ng kung ano-ano at nandja-judge. So, ito yung comment niya. Pangit na manood, puro bentahan na lang nga ganap. Ang saya-saya sa mga video, sabay next day or next week, babush na, ayun, PBB. Di dapat ginaganyan ng mga aso. Wait, ayusin ko. Di dapat ginaganyan ng mga aso, lalo na yung pinagkakapirahan nyo lang naman. Paano naman yung kasiyahan nila? Di kayo totoo nagmamahal sa aso, hulaan ko, makakita kayo ng mga asong may galis, nandidiri kayo, tas animal lover tawag nyo sa sarili nyo. Ang totoo ang animal lover, hindi namimili na magaganda lang ang aso, kaya inaalagaan, pero pagpangat, binabaliwala at pinandidirian. Okay, explain ko isa-isa yung mga concerns. Maunahin natin sa PBB. So, feel ko, bago ka palang sa channel namin, sa page namin, kaya naiintindihan ko yung concerns mo, pero breeders po kami. Ang breeders po, normal na nag-out, nagbebenta ng mga aso. Siguro hindi mo lang napansin na breeders talaga kami kasi grabe yung pag-aalaga at yung love na binibigay sa namin sa mga doggies kahit na alam namin na aalis sila. Kasi nga, animal lovers yung tawag namin sa sarili namin, ba? Diba? Sabi mo nga. So, minamahal namin sila habang nandito sila sa amin, pinapalaki at nire-ready para mapunta sa kanilang permanent family. Minamahal talaga namin sila, binibigay namin lahat ng kaya namin, lahat ng kailangan nila. May sinabi ka na ang pangit manood kasi bebenta lang ng benta, edi huwag kang manood. Yun lang yun. Isa pa, sabi mo, pinagkakaperahan namin itong mga to. Partly totoo kasi breeder, ito na yung pinaka parang business, oo. Pero isipin mo yung mga movie. Parang sila yung mga artista, yung mga aso, kami mga director, editor, sila yung cast. Pag gumawa ba ng movie, sino lang bang mananamasa? Yun lang bang artista? Di ba hindi? Pati manager, pati mga editor at lahat ng mga staff. So, ganun lang din naman yun, be. At saka sabihin yung pinagkakaperahan namin, kung nakikita mo, inaabuso namin na nagkakandapayat sila, kakabreed namin. Ganun po yung pinagkakaperahan. Ayun, saka sabi ni mama, kung yung bahay nila makikita mo, kayat-kayat yung pupo nila, or kaya hindi sila man lang nalahangina, nabibigyan ng proper ventilation. Pakita mo! Ganto kalaki yung bahay na pinagawa namin sa kanila. Niwala kaming sariling magandang bahay. Bahay namin, tagpi-tagpi, naka-electric fan, naka-solar fan, pero sila naka-aircon, naka-tiles, fully ventilated, malaki yung room nila. Kasi nga, pinagkakaperahan namin sila. Nanggigigil ako sa'yo. Punta tayo sa part 2! Part 2 tayo guys, part 2. Nanggigigil ako sa kuyang to. Kahit ayoko magalit kasi naiintindihan ko na bago ka lang. At mga, tama naman, medyo tama yung concerns mo. Pero kailangan may mag-gets ka rin, ano? Sa part 2, sagutin naman natin itong sinabi niya na animal lover tawag yung sarili niya. Tapos magnakakita kayo ng asong galisin sa labas, pandidirian nyo! So yun yung sabi niya, kasi judger siya. Okay, ito guys yung isang example na hindi kayo dapat mag-judge ng mga tao. Siguro masasabi nyo, nagpo-post kayo lagi sa social media, alam na namin yung nangyayari sa inyo, hindi po. Ha? One thing na masasabi ko sa inyo bilang isang content creator, kahit sino pa yan ha, hindi nyo sila pwedeng i-judge, kahit sinong content creator. Kasi although lagi sila nagpo-post sa social media, active sila sa social media, hindi nyo sila pwedeng i-judge kasi only 5% of their life ang alam nyo. Kahit super post sila sa social media, only 5% of their life. O, ito yung explanation ko ha. Alam nyo ba, nung tumira kami before, dun sa bahay na inalisan namin, meron kami nadatnan doon na asong galisin. As in, wala na siyang balahibo yung balat niya sugat-sugat. Pinangalan na namin siyang dus-dus, kasi nga dus-dusin siya. So, nalaman namin na iniwan siya ng kanyang for parent. Lumipat ng bahay, iniwan siya. So, hindi naman namin siya totally in-adopt na pinapasok sa bahay. Hindi. Thus, ginawa namin siya ng sariling bahay sa labas at pinakakain namin siya. So, bakit hindi namin pinapasok sa loob ng bahay? Kasi meron na po kaming isang husky noon, which is si Cybers. Ay, tatlo na pala sila that time. Si Malia, si Cyber, and si Red. Kaya hindi namin siya pinapapasok kasi dus-dus po is nakakahawa. Or yung tinatawag na galis. Ayun. So, ayaw naman naming mahawa yung tatlo naming doggies. And guys, nanganak pa siya. Hindi namin alam na nababahan siya ng mga aso sa labas. Nanganak pa siya. Tapos yung anak niya, naipa-adopt pa namin. Ayan. Tapos tatlo yung doggy namin na Siberian Husky. Kasi ako yung nagpilit kay mama. Dream dog ko talaga yung Siberian. Kasi ever since bata ako, aspins po yung mga aso namin talaga. Noon lang ako nagka-Siberian Husky. Kaya syempre, alagang-alaga. Tapos paglipat namin dito,
ayun, dito na sa mansion, meron din kami ditong kapitbahay na may doggy siya na black. Ay, mali pala. Bago pa kami lumipat dito sa mansion, yung apartment pa na isa. May aso yung kapitbahay, kita namin walang bahay. Nagpaalam kami sa kapitbahay, ginawa namin ng bahay, binigyan namin ng sariling doghouse. Tapos paglipat namin dito, yung kapitbahay uli namin, si Kuya may asong black na tinatawag namin si Whitey, nakikita niyo sa vlog namin, ginawan din namin ng bahay. Kasi pag umuulan, nababasa siya. So ginawa namin siya ng bahay, nagpaalam kami sa kanyang owner, tapos nanganak siya, nagkaroon siya ng mga puppies. Tapos nung nagka-puppy siya, pinakawala na siya ng owner kasi sobrang busy po ng owner, may trabaho. So ano nangyayari? Pumupunta siya dito siguro mga 6 times a day. Minsan 10 beses pa sa isang araw nanghihinging pagkain. Binibigyan namin lagi. Dog food pa nga binibigay ko eh kasi wala naman kami madalas tirang kanin. So yon, masyado kang judgmental kuya. Masasabi ko lang sa'yo, don't judge. Meron pa nga pala kaming vlog guys na pinagaling namin yung aso ng kapitbahay na may galis. Okay, may party kasi chikadora ako. So meron pa nga yung isa pang kapitbahay. Dito kasi sa amin guys, para siyang village. Tapos ang daming-daming aso na hindi inaalagaan ng kanilang mga fur parent. Talagang hinahayaan lang sa daan, nangahabol pa ng mga tao, mga sasakyan. Although nireport na namin yun personally. Nireport na namin pero wala daw ginagawa yung barangay. So wala kami magagawa. Yung barangay walang ginagawa. May isa pa ditong doggy. Siya naman ay color white. Napapakita din namin siya minsan sa vlog. Binigyan namin siya ng Spectra. Aspin siya. Pinabayaan. Ang daming galis. Yung balat nanunuklap na. Binigyan namin siya ng Spectra. And in-sprayan pa namin siya kahit hindi siya amo sa amin. Ginawa namin ng parang ma-sprayan namin siya lagi ng pampagaling ng sugat. And yung pampagaling ng sugat, binigay pa namin sa kanyang amo para sabi namin, sprayan everyday. And magaling na siya ngayon, guys. Okay na siya ngayon. Alam niyo ba kung gaano kamahal yung Spectra na yun? Ayoko magyabang, pero nasa magkano yun? 1,000. Mahigit na 1,000. Mahigit na yung 1,000. Paano niyo masasabi na animal lover tawag yung sa sarili niyo? Eh, yung may lahi lang naman ang gusto niyo. Diyos ko naman, yun nga, hindi namin sariling aso. Ayoko mag-brag, pero hindi nyo kailangan kaming i-judge palagi. Ano, kung wala kayong alam, pwede namang questions. Hindi yung ganun kung makapagsalita ako, no? And alam mo kami, magsasabi naman dyan, ay palaban, ay si patol sa basher. Ay nako, kayo, yun yung mindset nyo, patol sa basher. Kayo kasi, ang galing yung magsalita against us. Pero pag kami na yung nagsalita sa inyo, kami pa yung masaba. Diba? Ang dami nag-explain yan. Totoo naman yan. So ayun, huwag lang tayo mag-judge. Kung may questions kayo kung bakit ganito ginagawa namin, bakit ganyan, pwede kayong magtanong. Sasagutin namin kayo. And kung sa tingin nyo may nagagawa kami na hindi kayo agree, pwede nyo i-comment dyan. In a good way, ha? In a good way. And we'll try our best na pakinggan kayo. Actually, lagi kami nagbabasa ng comment para if in case may ma-miss out kami or may mga ituturo kayo sa amin, magawa namin, may gusto kayo, may kailangan kayo itanong sa amin, matutulungan namin kayo. Tulungan tayo. Tulungan namin kayo. Tulungan nyo kami if may mga ginagawa kami hindi kayo agree. Ayun. So, yan si Malia. At saka, syempre, mahal na mahal namin ang mga alaga namin. Kasi amin yan. Alam mo, sino pa magmamahal sa mga mag-aalaga kami lang. Tsaka, sasabihin niya, ay, puro husky nga yung aso nyo. Breeders nga kami. Eh, ayaw namin maghalo ng iba. At saka, kahit gusto namin na mag-adopt, hindi pwede. Ay, ng aspins na may sakit. Kaya, pinapagaling nga lang namin sila sa labas. Hindi pwede dito sa loob. Kasi nga, nakatakot naman, mahawa tong mga to. Syempre, di ba? Kahit ikaw naman may doggy, di ba? So, yun. Yun na yun! Ang chikadora ko! Pero sana na-gets nyo, ha?